Inaasik ang aso ng airpot ng mga kamatis. Napakabisang recipe na naman ang maihahandog sa inyo na airpot. Kaya naman inuugasan ng airpot na maigit ang mga kamatis. After ng airpot, ugasan nyo na iaasik. Asuhin nyo naman itong mga isda. Kaya naman kakaliskisan na muna ng airpot lahat. Tulad nga ng sinabi ko eh, meron tayo kanya-kanyang diskarte sa pagluluto. Mas mabisa sana rito kung tilapia. Kaya lang mas pinili talaga ng airpot tong dalagang bukid. Kung hindi nga ito huwag ng niluluto mong sarsyado, ay panoorin mo ito para magkaroon nga rin ng konting idea. O yung may gusto lang ha, hindi ko pinipilit ang mayaya. Pagkatapos nga ito kaliskisan air, pati tinanggalan na rin to ng mga hasang at saka yung mga bituka. After nga ng lahat-lahat ay hinugasan na rin air pat to ng mabuti na matanggal naman lahat ng lansa. Ay basta isda, kailangan nyo talagang tiyagain hinugasan yan dahil alam nyo naman lahat ng isda ay malansa. Pagkatapos nga air pat asikasuhin nyo mga kamatis tsaka yung mga isda ay pinagpipit-pit nyo na to mga bawang at pipinupinuhin nyo lang to ng maliliit lang. After naman pinupinuhin na air pat tong bawang ay susurod nyo naman iwahiwain tong sibuyas. Tulad nga ng ginawa niya sa bawang ay ganun nga rin galiliit ang gagawin niya rito. Napagkadaling recipe lang nito mga utol, kaya kung matripan mo rin to ay gawin nyo na rin. O sa may gusto lang ha. After naman airpot at sigasuhin yung mga panggisa niya, ihiwa-hiwain niya lang itong mga kamatis ng maliliit lang din. Napakadali nga lang na itong gawin, kaya lang ay magastos din. Kung marami nga kayong kakain sa loob ng bahay niyo, ay kukulangin talaga yung 10 pirasong kamatis. Pagkatapos ay gagastos ka rin ng mga 5 o 6 na itlog. By the way, mga utol, may client pala ako rito sa labas, kaya naman si Esme muna ang taga-video na airpot. Hindi ko na kasi talaga binablog to yung nagtatato ako, pero sa mga may gusto mga utol, wala tayong kapoblema-problema doon. Mamaya na nga natin yung balikan yung pagtatato. Dito na nga muna tayo mag-focus kay airpot. Sinugat, sugatan na nga rin airpot ang mga bawat gilid nito at saka nilagyan ng mga pampalasa. Pagkatapos ay pinainit na nga rin airpot tong kawali at minantikaan na rin ng masalangan na to ng dalagang bukid. Ipiprito na muna kasi lahat at talaga naman napagkaganda naman nito sa mata kapag piniprito. Buti na lang talaga ay dalaga pa to, kung hindi ay nako nalintikan na. Natapos na nga itong unang salang, kaya naman iniahon na nung malagay na ulit ng pangalawang salang. O diba, hindi mo makikitaan ng paghihirap yan mga utol, dahil prito-prito lang yan. Bago nga nerpat tuluyan lutuin yan, dito muna tayo sa labas ulit. Patapos na nga ako rito sa unang ipinilagay ni utol. At meron pa nga yan kasunod na design na ipapalagay. Pagkatapos nga yan, syempre bibigyan natin si utol ng break at yan nga po pala ang kanyang design. Kaya ano pang inaantay nyo mga utol, Gina? Dumating na nga yung utol ko kasama si Manang Lia, gumala sila sa may SM. Ay namiss nga agad ng lolo niya, kaya naman napayakap na ng mahigpit. Sabay na nga rin pala nila si Ermat, nahuli lang at marami palang bitbit. Ay bigla pa kang nahiya mga utol. Nang biglang si Manang Lia ay kinileg, mukhang naihiyata. Sabay bawi ng hi, ay talaga naman bawing bawi. Kaya naman mabalik na tayo rito kay airpot nang masimulan na ang recipe. Pagkabuhos nga na airpot na mantika ay hinulog na rin itong mga bawang. Pagkatapos ay inalo-alo nga lang at sinunod na nga rin kagad itong mga sibuyas. At nung nag golden brown na nga yung bawang, ilalagay na nga rin na airpot nitong pampalasa tulad ng patis. Halu-haluin nga lang hanggang sa magisa ng ayos. At pagkatapos ay hinulog na nga rin itong mga kamatis. At syempre formahan mo rin muna mga utol bago nyo takpan at papakuluan na muna. Pagkakulong ay medyo durog na yung kamatis, kaya naman lalagyan ng mga pampalasa. Binuhusan na nga rin airpot ng isang buong magic sarap tsaka isang buong pamintang pino. Tatakpan pa nga ulit at medyo matigas pa ang mga kamatis. At sa muling ang pagbukas ay tinaktakan na airpot ng betchi ng mas lalong sumarap. Isang kuluan na nga lang yan at magkakaalaman na. Kaya naman nagbiyak na si airpot dito ng 7 pirasong itlog. Ay sa itlog pa lang mapapamahal ka na. Sa inyo ba mga utol, magkano na ang itlog? Dahil dito sa amin ay 10 kaya 9 na ang isa. Sa huling pagbukas nga na airpot nito ay inilipag na isa-isa ang mga napritong dalagang bukid. Pagkatapos ay binuhos na nga rin airpot dito yung itlog na binati niya ng binati. Hindi na nga inahaluin mga utol, laantay na lang maluto ang itlog. Ay talaga na may tsura pa lang. Ewan ko lang kung hindi na naman butasin ng kaldero nento. Kaya naman huhusgahan na airpot kung gaano kabisa talaga. Ay basta nagdouble okay yan, quality quality talaga ang resulta. Hindi na nga para patagalin, pagkatikim na pagkatikim pa lang na airpot ay naghain na. Hindi pa nga tapos yung tinatatuan ko mga utol, kaya hindi muna ako sa kanila makakasabay. Ay itsura pa lang talaga, ewan ko na lang kung hindi ka maglaway. At pagsalo-saluan na nga natin to mga utol at tabang na kaya sila yung magsha-shoutout ako. Kaya shoutout sa utol natin na si Junel Abawan sa Tunero from Roa City, Capiz. Kay Chris Paul Cortez. Kay Lloyd Ezequiel Cardona. Kay Rose Lador. Kay Angel. Pati na rin sa utol natin na si Jeric Imperial. Shoutout sa inyo mga utol at maraming maraming salamat sa mga suporta na binibigay ninyo. At ang tanging pakiusap ko lang po sa mga utol natin ay pakitapos na lang po yung video dahil sa dulo po ako nagsha-shoutout. Bago nga po matapos ang lahat ay update nga po pala sa client natin. Ito na nga po yung pangalawang design ni utol at matatapos na nga rin ako dito. At sa mga utol nga natin dyan na gusto rin magpatato ay ipiin mo na ako kagad. At eto na nga po yung resulta. Babataas nga lang po yung minarka ko sa kanya at respeto na nga lang po sa isang artist ni utol. Kaya hanggang dito na lang din mga utol. Paalam!